Para na namang pinipiga ang buong puso ko habang tumutulong mga luha sa mga pisngin ni Denver. Gusto ko kaagad itong yakapin at ikulong sa bisig ko. Gusto ko itong patahanin at sabihing maaayos din naman ang lahat dahil ayokong nakikitang umiiyak ito. It's all my fault. We lost our baby because of me. I definitely didn't reassure you that you're the only one. I wasn't even thinking about how you would feel. Sorry. Alam kong deserve kong iwanan mo dahil sa mga katangahan ko. Pero I'm begging you, Caprice. Give me one last chance again. Umiiyak na sabi nito sa akin. Habang lumalapit ito sa gawi ko at lumuhod ito sa akin at saka umiyak sa mga hita ko. Gusto kong itulak si Denver at ilayo ang sarili ko sa kanya. Pero hindi ako makagalaw at sinasabayan ko lang ito sa pag-iyak. Pareho kaming nasaktan at pareho kaming nawalan. Wala akong ginawa nang hawakan niyang mga kamay ko habang umiiyak siya. Hinayaan ko lang siyang umiyak habang ganoon din ang ginagawa ko. Binuhos naming lahat. Inilabas naming dalawang lahat ng mga sakit at galit namin sa isa't isa na naipon na sa sobrang tagal. Mahal na mahal kita. Hinayaan kitang iwanan mo ko ng dalawang beses. Kahit na ang sakit-sakit na. Kasi alam kong ayun ang paraan mo para mag-heal. Gustong-gusto na kitang sundan. Caprice, please, give me one last chance. If things get more complicated and hurtful for you, pakakawalan kita. Hindi na kita pipigilan pa. Pero gagawin kong lahat, wag lang tayong humantong ulit sa ganito. Nagmamakaawa itong tumingala sa akin habang hinahalikan ng mga kamay ko. With those eyes, the wall I built to protect my heart from him immediately fell apart. Walang sabi-sabing yumuko ako para abutin ang mga labi ni Denver. Mas lumakas pa ang mga hikbi nito habang humahalik pabalik sa akin at saka humawak sa bato ko para palalimin ang halika namin dalawa. Hindi ko na napigil pa ang sarili ko. Kailangan ko si Denver. Kailangan ng sistema ko si Denver. Please, don't hurt me again. Samantha! Lumingon ka agad ako kay Ate Laisel nang tawagin ako nito bigla. Tahimik lang kaming dalawa kanina at nasa harapan na kami ng airport at lihim ko rin hinihintay ngayon si Denver. Dahil sasabay na raw ito sa aming dalawa pa uwi sa Pilipinas. What? Sorry sa pamimilit ko sa'yo na pakasalan si Denver. Naiiyak na paghingi nito ng tawad sa akin. Kaya naman kaagad kong niyakap si Ate Laisel. I said a lot of harsh things to her, which made me feel sorry and guilty. It's okay, Ate Laisel. Sorry rin sa mga nasabi ko sa'yo, Ate Laisel. Hindi na talaga kita pipilitin kung ayaw mo sa mga plano ko. Mas importante sa akin ang opinion at gusto mo. Kaya simula ngayon ay hindi na ako mangunguna pa. I'm sorry, may dinaanan lang kasi ako. Dumating ang hinihingal na si Denver sa harapan namin. Kaya bumitaw sa yakap namin dalawa si Ate Laisel. Napanganga pa ito kay Denver bago ibinalik ang tingin sa akin. Bakit nandito siya? Bakit nandito ka sa Thailand? Gulat na tanong ni Ate Laisel kaya naman napakamot na lang sa ulo niya si Denver. Kasi sinundan ko yung kapatid mo? Clueless na sagot ni Denver kay Ate Laisel. Kaya naman napatakip ng bibig si Ate Laisel at saka ako nito hinampas sa braso. Oh my God, kayong dalawa na ba ulit? Humawak sa kamay ko si Denver kaya naman tinapik ko agad ito. Nagulat ito sa ginawa kong pag-iwas sa kanya. Ata, natatawang sagot ko kay Ate Laisel. Kaya naman gumungso si Denver sa akin at sumiksik na naman ito sa akin. So, hindi ka na napipilitang magpakasal sa kanya ngayon? Tanong nito sa akin kaya ako naman ang napakamot sa ulo ko. Mahal ko naman si Denver, pero tumingin muna ako kay Denver at tumango ito sa akin bilang pagsang-ayon sa mga sasabihin ko. Hindi ba masyadong nakaka-pressure kung next month na agad ang kasal namin dalawa? Masyadong mabilis kung ganun eh. Anong pressure ka dyan? Gusto mo ba next week na agad ang kasal nyo? Pwede naman nating i-reschedule. Biro nito sa amin, kaya napailing na lang kami dalawa ni Denver bago magsimulang pumasok sa airport. Daldal ng daldal si Ate Laisel sa eroplano hanggang sa makatulugan na namin siya ni Denver. Nagising na lamang kaming lahat ng lumapag ng eroplano sa bansang Pilipinas. I want to talk to your parents, Bilisima. Bulong ni Denver sa akin kaya naman napatingin ako sa kanya. Pauwi na kaming dalawa ni Ate Laisel sa bahay
pero nag-insist pa si Denver na sumama pa uwi sa bahay namin. Bahala ka, Denver. Huwag na huwag mo lang gagalitin si Papa ha. Kapag inatake ulit yun, hindi talaga kita mapapatawad. Yari ka talaga sa akin. Masama ang tinging sabi ko sa kanya. Kaya maamo naman itong tumango sa akin. Humawak ito sa kanang kamay ko at saka bumulong sa tenga ko. Say kasi adorabile, Magli. Ano na naman yung sinasabi mo? Hindi ko na naman naintindihan ang ibinulong ni Denver sa akin dahil mukhang Italia na naman yun. Hehe ka dyan. Anong ang ibig sabihin ng ibinulong mo sa akin? You're so lovely, wife. Bulong nito sa akin at sasagot na sana ako sa kanya, pero umentra na sa amin dalawa si Ate Laisel. Bastos naman kayong dalawa eh. Pwede bang saka na lang kayong maglambingan kapag kayong dalawa na lang? Pwede ba yun? Natawa kaming dalawa rito dahil panayira pa rin ito sa amin. Hindi ko naman naitago ang kilig ko dahil paniguradong namula ang buong mukha ko habang nakangiti pa ako ng wagas. Ang kapal naman talaga ng mukha mong bumalik dito sa pamamahay namin matapos mong lokohin ang bunsong anak ko. Sigaw ni Papa at saka itinapat kay Denver ang nahawakan niyang 2x2 sa gilid ng bahay namin. Nataranta naman kami at kaagad pinigil ito dahil baka atakihin ito sa puso o si Denver ang maatake niya ngayon. Nagtago ka agad ito sa likod ko at kumapit pa sa damit ko. Papa, kumalma muna kayo please. Ako na muna ang pakinggan niyo. Kalma muna po, baka atakihin ka na naman sa puso pa. Hiyaw ko habang pinipilit tanggalin sa kamay nito ang kahoy na hawak niya. At hindi na nga ito nagmatigas pa sa akin. Sinamaan nito ng tingin si Denver bago na unang pumasok sa bahay namin na sinundan naman kaagad ni Mama. Nakahinga kami ng maluwag ni Ate Laisel nang mawala na sa paningin namin si Mama at Papa. Kaya naman sinamaan ko agad ng tingin si Denver. Sinabi ko na kasi sa'yo eh, ang kulit mo talaga. Saway ko kay Denver bago pumasok na rin sa loob ng bahay. Naabutan ko si Mama na pinapainom si Papa ng tubig kahit ayaw naman itong uminom. Galit na galit pa rin ito kaya bumuntong hininga muna ako bago lumapit dito. Tito, tita, tawag pansin ni Denver kay Mama at Papa, pero si Mama lang ang lumingon dito. Ano ba kasing sadya mo at naparito ka, iho? May halong pagsusungit na tanong ni Mama kay Denver. Napalunok naman ito at mukhang nanginginig pa ang mga kamay bago sumagot sa tanong ni Mama sa kanya. Gusto ko lang po sanang ihingin ulit ang kamay ng anak nyo. Formal na sabi ni Denver, kaya nanlaki na naman ang mga mata ni Papa. Tatayo na naman sana ito pero pinigilan na kaagad ni Mama. Ang kamay ng anak ko ha? Nung nakaraan lang eh, inaayawan ka niyan kaya wag mo na ipilit ang sarili mo sa kanya. Natigil sa pagsasalita si Papa nang dumapo ang tingin niya sa akin. Tipid naman akong ngumiti sa kanya. Napanganga si Papa sa naging reaksyon ko sa kanya. Nagkabalikan na nga talaga kayo? Gulat na sabi ni Mama, kaya tumango na lang ako habang humahawak sa kamay ko si Denver. Gusto na yatang mahimatay ni Papa habang tumitingin sa magkasalikop naming mga kamay ni Denver. Buntis ka na naman ba? Hindi po, Papa. Ano ka ba naman po? Namumutlang sagot ko rito. Napatango naman si Papa sa sagot ko. Gusto mo ba talaga yung lalaki na yan o baka tinatakot ka lang yan? Pagtutukoy nito kay Denver, sinaway ni Mama si Papa dahil dinuduro pa nito si Denver. Sa kasamaang palad, opo, gusto ko po talaga si Denver. Sagot ko kaya naman nakangangang tumingin sa akin si Denver. Hindi ka naman niya pinilit, bibigwasan ko yan. Magsumbong ka lang sa akin ngayon, anak. Hindi nga po ko pinilit ni Denver. Hindi nga ba? Panluloko ko kay Denver kaya naman natawa rin si Papa. Namumutla naman ito at hindi na matansyang naging biro ko. O siya, ibinibigay ko ng basbas naming dalawa. Nagulat ako at napaiwas nang bigla kaming wisikan ng tubig ni Mama. Literal na binasbasan kaming dalawa ni Denver. Talaga po? Next month na po sana ang kasal? Anong kasal ang pinagsasabi mo? Magpapakasal na raw kaming dalawa, Mama. Naiilang nasagot ko sa kanilang dalawa. Halos himatay naman si Mama sa sinabi ko. Ako rin eh, nabibilisan sa mga sinasabi namin. Congrats! Pagkukunwari ni Ate Laisel, kaya nangyayakap na siya sa akin ay itinula ko siya palayo sa mismong mukha niya. Wala kang talent sa pag-acting. Ang sarap mo lang sa pakin eh. Payakap na kasi ako. Ayoko nga sabi eh. Ingat ka ha,
bulong ko pagkahatid ko kay Denver sa labas ng gate namin. Nagtataka ako bakit nakapark sa labas ang sasakyan niya, kahit hindi naman niya dinala yun kanina. Thank you. Nakatitig sa akin sabi ni Denver, pero hindi pa rin ito gumagalaw para pumasok sa sasakyan niya. Tumitig din ako sa kanya. Bakit hindi ka pa sumasakay sa kotse mo? Umuwi ka na, gabi na rin oh. Pagpapaalala ko sa kanya, pero nginisian lang ako nito. Kiss ko po? Anong kiss ka dyan? Kiss-kiss ko kaya yung mukha mo sa pader ngayon, Denver. Hamba ko sa kanya, kaya naman napausod ka agad ito. Parang kaunting oras lang naman yung lumipas nang hinalikan mo ko eh. Mabilis akong tumingkay at palapit sa kanya at humalik sa labi ni Denver. Lumaki ang mga mata ni Denver at saka humawak sa labi niya. Matapos ko siyang halikan ng mabilis. Okay na ba? Pwede bang umuwi ka na po? Pagtuturo ko sa sasakyan niya, pero ngumuso lang ulit ito sa akin. Ano, hindi ka talaga aalis? Sama ka na lang kaya sa akin. Loko. Tumalikod na ako para pumasok sa bahay namin, pero pinigilan ako ni Denver at yumakap ito sa akin. Huminto lang ako at hinayaan siyang gawin yon, dahil alam kong naglalambing lang ito. Namimiss na kaagad kita. Gusto na kitang makatabit mayakap buong araw, bellissima. Malambing na bulong nito sa akin, kaya naman napangiti ako. Tinapik ko ang nakayapos na mga braso nito sa akin. Umuwi ka na nga, Denver. Pero kasi baka mamiss ka agad kita. Bukas bumalik ka rito. Sama na ako sa'yo. Humarap ulit ako rito at malawak ng ngiti sa mga labi nito. Humalik pa ulit ito sa pisngi ko bago nagmamadaling sumakay sa sasakyan niya at umalis na sa harapan ng bahay namin. Naiiling na lang akong pumasok sa gate. Maaga akong nagising kinabukasan dahil hindi ko alam kung anong meron sa baba ng bahay namin. Pero naririnig kong mga itong nagtatawanan at nag-uusap. Marahil ay sabay-sabay na naman sila Papa, Mama at Ate Laisel na nag-almusal ngayong umaga at napapasarap ang kanilang kwentuhan. Mama, may almusal na po ba tayo? Denver, ano ginagawa mo rito? Ang aga-aga mo naman dito sa bahay. Gulat na turan ko kay Denver dahil naabutan ko itong sumasabay sa pagkain ng almusal kila Mama at Papa. Nasa likod ko naman si Ate Laisel na kakagising lang din. Akala ko pa naman ay mas maaga itong nagising kesa sa akin. Sabi mo sa akin kagabi, bumalik ako rito sa bahay niyo, hindi ba? Don't you remember? Nakangusong sagot nito sa akin. Kaya naman napakamot na lang ako sa kilay ko dahil sobrang aga pa para mabanas ako ngayon kay Denver. Ganoon ba talaga siya kadesperadong iuwi na ako sa kondo niya? Bakit naman ang aga mo rito sa bahay? Wala pa nga yatang 6 a.m. ngayon, no? Wala ka namang sinabing exact time kagabi sa akin eh. Paano ko malalaman kung anong oras ako pupunta, hindi ba? Kaya nga bakit ang aga mo rito sa amin? Pwede namang mamayang tanghali mo na lang ako puntahan kasi hindi pa nga ako nakakaayos. Ayaw mo yata talaga ako rito eh. Mauna na po ako, Mama. Tatayo na sana sa kinauupuan niya si Denver nang hinila siya paupo ni Mama at nanlisik ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Mama na ang tawag niya sa nanay ko. Ang kapal talaga nitong si Denver. Bandang huli ako pang pinanlisikan ni Mama ng mga mata niya. Bakit mo naman pinapaalis si Denver? Nag-aalmusal yung tao oh. Halika na lang dito at sumabay na kayong dalawa ni Ate Laisel mo sa amin sa pagkain ng almusal. Pananaway sa akin ni Papa. Kaya naman nagtaka kaagad ako. Bakit pati na silang dalawa ni Denver? Ano na naman kayang ginawa nito para mauto niya si Papa? Parang kahapon lang gusto siyang pupukin ng kahoy ni Papa sa katawan ni. Good morning, bellissima. Nakangiting bati ka agad sa akin ni Denver pagkaupo ko pa lang sa tabi niya. Tumango naman ako sa kanya at bumati pabalik. Good morning din. Sana. Natatawang bati ko kay Denver pero ninusuan lang ako nito. Kaagad ko itong sinaway dahil nasa harapan kami ng pamilya ko. Kitang nasa hapagkainan eh. Nalalaki ang mga matang sabi ko kay Denver kaya naman tumahimik na ito sa isang tabi. Nag-focus na lang ako sa pagkuha ng sinangag at ulam sa lamesa. Nakaayos na yung mga maleta mo, Samantha. Pwede na kayong umalis ni Denver mamaya. Usal sa akin ni Ate Laisel habang tulala itong kumakagat sa toasted bread niya. Kaya naman nasamid ako sa kaping iniinom ko. Anong nakaayos na? Anong mga maleta? Bakit naman ako aalis mamaya? Oo, ayos na lahat ng mga gamit mo. Tineks ako niyan kagabi oh. Nangungulit na tulungan daw kitang mag-impake o kaya ako na lang ang mag-impake ng mga gamit mo. Para makaalis na kayo.
Inilahad ni Ate Laisel ang mga kamay niya kay Denver at ibinigay naman nito ang isang orange paper bag na mukhang galing sa isang sikat na pastry shop. Ano yan? Bakit nagkakaabutan tayo rito ha? Cheesecake. Bakit ka naman binigyan yan? Malamang reward ko sa pagsunod sa utos niya sa akin kagabi. Nag-appear pa silang dalawa ni Denver, kaya naman napailing na lang ako at saka ipinagpatuloy ang pagkain ng almusal. Maligo ka na, Bellissima. Bakit pa inuutusan mo ko? Huwag mo akong minamadali ha, inaantok pa ako. Yamot na sagot ko kaagad kay Denver habang nakahiga ako sa sopa at nanonood ng palabas sa TV. Tumabi ito sa akin kaya naman nairita na talaga ako dahil kanina pa ako nito kinukulit mag-ayos. Aalis tayo, hindi ba? Ikaw pa nga nagsabi sa akin kagabi. Mamaya na nga kasi, o kaya bukas na lang. Eh, sinabi mo na sa akin kagabi na ngayon tayo aalis. Eh di bukas na lang ulit, sabi ko naman ngayon. Bellissima, tara na kasi. Bakit pa atat na atat kang umalis? San ba tayo pupunta ha? Hindi naman kita tatakbuhan dyan. Kumanta ka, pwede? You promise me, nakakabanas naman tong tao na to. Tara na nga, teka lang at maliligo lang ako sandali. Usal ko kay Denver at saka ako umakit sa kwarto ko habang kumakamot sa ulo ko. Nagsimula na akong maligo kahit tamad na tamad pa akong gumalaw dahil kukulitin lang ako ni Denver kung hindi pa ako gagalaw.